Hello guys, ito na naman tayo. Papakita ko sa inyo yung paggawa ko ng improvised flower basin, yung cuts niya yun doon sa salan ng tubig para pagkaglagyan mo yung itong halaman ng tubig, masasala yung tubig sila, hindi mababasa yung nasa ibaba. So ito guys, ang gawa ko. Kumuha ako ng bottle ng mineral water. Ang kinuha ko yung ilalim nito. Ayan. Dalawa ang ginamit ko guys. Ayan siya. Ito yung kinalabasan niya, kinuha ko sa ilalim. Ito. Kinat ko siyang ganyan. Tapos itong lagyan ko ng tubig bago ko siya ilagay sa display, yung mga orchids ko. Nilalagyan ko muna ng tubig, then plus nilalagyan ko siya ng itong nutrients niya, yung orchids nutrients, yung ito yung parang vitamina niya. Binili ko ito, delivery guys. Pagkalagay ko ganyan guys, yung itong vitamina niya, saka ko siya nilalagay sa ilalim na ganyan. Pero wait guys, ilagay ko, tanggal ko muna itong ano niya para mas malinis makita niyo. Ayan guys, ganda yung bulaklak yan, di ba? Namahilig kasi ako sa mga orchids, sa mga halaman. Pero bago dito guys, hindi yung bulaklak, pero tignan nyo ha. Kapagkita ko dito ko siya nalagay guys, dahil marabig ang panahon. Meron siyang heater dito. Kaya mas nagugustuhan niya kasi ayaw na matay kasi pag sa marabig na panahon. Kaya layo siya ito, mas dikit siya, maganda yung pagtubo niya. Ito siya guys, para siyang yung para siyang cactus. Ay, sasayon sa mga halaman ko. Dito ko siya nalagay kasi medyo mainit sa may malapit sa heater. Okay, ito. Ang ginagawa ko, pagkatapos ko ipanggal yung plastic niya, yung balot niya. Ito may mga butas siya doon eh. Kaya nalagay ko, lagyan ko na muna ng tubig bago tanggalin. Lagyan ko muna siya ng vitamins. Yan, mga tatlong patak lang guys dahil masyadong mabitamin na to. Doon ko siya ilalagay ngayon. Yan, para ma-absorb niya yung tubig na may vitamina. Okay, yan. Ito guys yung kinalabasin niya yung ginawa ko. Tcharam! Ito siya guys, tignan nyo ha. Ayan. Pagkalagay ko yung tubig doon, ay yung orchids na may tubig na may halong vitamina, inaangat ko siya, tinatanggal ko at nilalagay, na-transport ko sa ibang improvised yung salan ng tubig niya. Kaya kahit nilagyan mo ng, pag naka-absorb na siya ng tubig, ilagyan mo ganyan. Kahit tumulo siya dyan, ilagay mo sa mga display mo, sa mga, sa room, ilagay mo sa may cabinet. Hindi na mababasa yung cabinet. So, kasi meron siyang improvised na ginawa kong salaan ng tubig. So, okay guys, di ba? Ganda. Ayan siya, oh. Kahit saan mo ilagay yan? Kahit sa ibabaw ng refrigerator, ganyan. Hindi naman maano yung tubig, eh. Ayan siya, oh. Improvise guys, hindi ko na kailangan gumastos o bumili, diba? So,
mas maganda kung nakakatipid tayo, no, kapag isip tayo ng medyo magandang mga gagawin na mas makakatipid tayo, mas okay. Ayan guys. Mamay, lagay ko ito sa ano, sa may CR namin para siyempre mas maganda pag sa CR kasi nakakaamoy siya ng yung parang siyempre itong gusto-gusto ng mga halaman, yung mga carbon dioxide. Siyempre yung malakap nila, pinapalitan nila ng panibagong fresh air para naman sa atin. Ganyan ang halaman guys. Ito. Yan. Simple lang guys ha. Improvise. Huli mo lang yung ano niya. Okay na. Saka itong cactus ko, balik ko ito dahil sa ako lang gagawin. And guys, unti-unti na siyang nakakasip-sip ng tubig. Hayaan ko muna ito, mga 5 minutes pa. Saka ako i-aalsa para ilagay sa panibagong ano, panibagong improvise na sala ng tubig niya. Tatlong orchids to guys, pero kulang pa, bibili pa ako. Okay guys, kunin natin yung isa at i-transfer natin sa CR kung saan ko ilalagay. Wait guys. Medyo madilim siya guys, kaya medyo hindi makitang kulay violet itong ano na to eh, orchids. Ayan siya. Atin natin para maalis yung tubig na iba. Lagyan natin dito. So ayan guys. Kitang kita. May salaan na siya ng tubig. So ilagay ko ito sa aming ayan guys. Yung bulaklak ng aking orchids. Ganyan siya kulay niya, violet. Bili pa ako ng red. Lagayin natin sa ano niya. Dapat niyang kalagyan. Ito sa may CR namin. Dito ko siya lalagay guys. Ayan guys. Oh.
So balik tayo dito guys at pagpatuloy natin yung gawain din natin. So guys, salamat!